Dumarami pa ang bilang ng mga apektadong pamilya dulot ng oil spill sa Oriental Mindoro habang puspusan pa rin ang isinasagawang cleanup doon. Katunayan, higit 20 drum at sako-sakong oil debris na ang nakuha ng mga otoridad. May ulat si Ryan Lisigas. Patuloy pa ang pagtaas ng bilang ng mga apektadong pamilya matapos ang oil spill sa Oriental Mindoro. Sa pinakahuling tala ng DSWD, 141,988 na individual na ang apektado mula sa 122 barangay ng Mimaropa at Region 6. Patuloy naman ang tulong na ipinaabot ng pamahalaan kung saan umabot na sa mahigit 20 million ang assistance na ipamahagi sa mga apektadong pamilya. Nasa 70 mangingisda naman ang idineploy sa Barangay Batuhan, Pola Oriental, Mindoro para sa Cash for Work Program ng DSWD. Bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng minimum wage para sa 15 araw na trabaho. Ang Philippine Coast Guard tuloy sa isinasagawang paglilinis at oil spill monitoring sa Barangay Kalawag, Taytay, Palawan. Sa Oriental Mindoro naman, mahigit 100 sako at 22 drum ng oil debris ang kanilang naipon sa coastal cleanup. Ang Japan nagpaabot na rin ng tulong sa pamamagitan ng 5.1 tonelada ng iba't ibang gamit para sa nagpapatuloy ng oil spill response. Samantala, pinaimbestigahan na ni Aklan 2nd District Representative Chodorico Haresco Jr. sa Kamara ang nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro. Sa ilalim ng kanyang House Resolution No. 842, nakasaad na kailangang matukoy ang tindi ng pinsala ng insidente, hindi lamang sa karagatan kundi maging sa kalusugan, turismo at kabuhayan ng mga apektadong residente para mas epektibo itong matugunan. Sabi ng mambabatas, whole of government approach ang kailangan gawin sa insidente para na rin sa agarang pagbuti sa sitwasyon. Pero higit sa mga cleanup drive sa pamamagitan ng masusing investigasyon, nais ding mapanagot ni Haresco ang kumpanyang may-ari ng barkong pinagmulan ng oil spill. Ryan Lisigas, para sa Bayan.